Hi guys! Welcome back to our channel. And ayun, maraming salamat po sa mga magagandang feedback na nabasa ko doon sa ating last video. Yung ating pong A Day in the Life of Your Plantita. Ayun po, doon ay nagpasilip ako sa inyo ng aking home life. So ayun lang naman yung mga idadagdag ko sa mga normal na nating vlogs. Huwag po kayong malungkot kasi syempre lagi-lagi pa rin kayong makakakita ng halaman because plants is a part of my life at yan po ay araw-araw ko din ginagawa. So araw-araw din kayong makakabisita sa ating garden. So ngayon guys ay tanghali na and ayun, gusto kong kumain ng mainit na sabaw dahil nga lumalamig na ngayon sa loob ng bahay. And nag-shorts ako. Nagpalit lang ako ng shorts kasi nga lalabas ako. Kasi alam ko na kapag lumabas ako, medyo natatagalan bago ako pumasok ulit. And ayun, mainit sa labas. It's actually sunny outside. And ayun, makukuha tayo ng dahon ng ampalaya. Dahil meron tayong ampalaya dyan. Tapos, ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa ko kanina. Nandun na kasi ako kanina. Dahil meron akong ampalaya na nakita na nasa ground. Kaya ayun, tinali-tali ko. At ipapakita ko yun sa inyo ngayon. Tapos mamimitas ako ng talong. At saka sisilipin ko yung kamatis kung pwede ko na siyang pitasin. Kasi may bunga na yung kamatis natin. And yung sili, tignan natin kung pwede na din tayo makakuha pang sasawa natin. So tara guys, let's go! Join me! So ayun guys, may ilalaki pa to. Hindi pa ito yung pinakamalaki niya, pero kukunin ko na siya. Kasi ayoko din siya na tumatanda ng matandang matanda kasi dumadami yung buto niya. So, ayan, paputulin ko na. Gusto ko talaga makita niyo yung aking first harvest ng ating talong. Ayan, meron pang isa dun sa kabila. Yung iba maliit pa. So ito lang muna ang dalawang malaki ang kukunin natin. Ayan guys, yun nyo. Ang laki na niya, diba? Ito ang pinakamalaki. So, puputulin na rin natin yan para hindi na rin siya lumulundo. Ayan. Malaki talaga guys sa mga talong dito sa Australia. Lumalaki pa ito na mas malaki. Pero yun nga, ayoko siyang tumanda ng matanda kasi dumadami yung buto niya. Kainit din, nakalimutan ko kumuha ng sombrero guys. So, kuha lang ako ng sombrero. Dito lang kayo. Lalagay ko dito para may view naman kayo habang hinihintay nyo ako. Kukuhanin ko lang na mabilis yung aking sombrero. Charing! Ayan guys, ako yung nakasombrero na dahil mainit talaga, masakit sa balat. Ayan, yung ating mga succulents are all growing well. At sisilipin pa natin yun na mas malapit. Uy! Meron akong purple delight dito na nalalaglag yung mga dahon. Tignan natin shortly. Kuha lang ako ng gulay, guys. Pakita ko pala sa inyo yung ginagawa ko dito kanina. Makakakuha yata ako ng isang kamatis lang. Tapos green chilies. Cool! Ipapakita ko pala sa inyo, guys, yung ginagawa ko kanina. Ito. Diba yung nabili ko ng mga parang clip? Ayan o. Ginamit ko na, nag-clip-clip ako dyan. Kasi may nakita akong mga bunga para pumasok dito sa bakod natin. Kinuha ko, nilusot ko yung kamay ko doon para kunin siya at para dito na siya mapupunta. Ayan, may mga bunga na guys. Dalawa yung pinakamalaki natin, ay tatlo pala. Ayan, merong isa doon. Tapos dito, ito yung medyo malaki. Actually, ito yung pinakamalaki. Ayan. Ayan siya. Itong mga ampalaya na to guys, hindi naman to lumalaki ng malaki. So malapit na rin tayong manguha niyan. Pero gusto ko kasi pipitasin ko siya pag lulutuin ko na. Ganun ang gusto ko eh. Para hindi siya natatamba, yung luto agad. Tapos eto, yung dinampot ko kanina, tignan niyo guys. Malaki na din siya oh. Nakita ko na nandito, nakalagay lang dun sa lupa. So kinuha ko at nilagay ko dito banda. Tapos tin-raise ko yung mga bagging niya. Ayan. Yung mga lumulusot-lusot na sa kabilang ano, dito ko nilagay. Tapos ginamitan ko nga nung clip. Maganda pala yung may clip na ganito. So ngayon ay aakit ako dahil gusto kong kumuha ng dahon doon sa taas. Alam nyo guys, yung ampalaya namin dito, hindi kasing pait ng dahon na ampalaya sa Pilipinas. So masarap talaga siyang panglagay sa mga sabaw-sabaw, ganon.
So, ang gagawin ko ay mag-iimbento ako ng aking ulam. So, ipiprito ko lang yung isda. Tapos, ito parang bulang lang. Tapos, ilalagay lang yung pritong isda sa bandang huli. Pero, lalagyan ko na madaming dahon. Kasi nga, mahilig ako sa dahon, guys. Ayan ang katunayan. Kalbo na ang ating malunggay. So, ayan. Makukuha muna ako ng dahon. Tapos, silipin natin itong mga succulents na nandito. Guys, may ulam na ako. Napakasarap guys na may tanim na mga ganito. So ayun guys, yaman din lamang at nandito na tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. Oh. Natatanggalin dahon niya. Kasi nasobrahan to guys sa ulan. Kasi nagsunod-sunod kami ng ulan nung nakaraan. And ayan ang nangyayari kapag nasobrahan siya sa ulan. Pero ako kasi hindi ko binibaby itong mga succulents ko. Kahit umuulan, hinahayaan ko lang. Ito tatanggalin ko lang to kasi. Para lumaki naman yung mga pups sa ilalim. Ayan o. Oh. Yung mga baby. So alisin natin to. Ito pwede natin tong ipropagate. Kahit ilaglag nyo lang to sa lupa guys. Mabubuhay yan. So dito ko na lang din ilalagay sa mismong pot niya. Ayan. Pag nagpo-propagate kayo dito, nito, alam nyo na, pick the healthiest leaves. Ito medyo may sira siya, pero lagay pa rin natin dyan, just in case. Malay nyo naman, diba? And ayan, ito nangyayari guys, pag super ulan. Tignan nyo, may pop din doon. Kaya inalis ko na rin to. So ayan, ilaglag din natin yan dyan. And, ayan, ang ganda na ng mga kulay nila ngayon guys, oh. Kasi malapit na talaga kaming mag-winter. And ayan, nag-iiba na yung kulay nila. Buti pala nadaan din ako dito. Dahil nung nag-plant patrol ako kahapon, hindi ako nadaan dito. So, ayan, maganda din na na-check natin yan ngayon. Mamayang hapon, mag-plant patrol ako dito. Ayan, tignan nyo guys yung ating fire stick. Ang ganda na ng kulay niya, no? Magwi-winter na kami, so gaganda pa yan. Ayan, kung makikita nyo yung ating Derex, medyo nag-orange-orange na yung mga gilid. Pag nag-winter yan, more orangey ang kulay niya. Hindi, ito ang ganda. Oh. Nalimutan ko lang ID nito guys, pero maganda siya. Ito yung mga prinopagate ko nyan. Ito. Ito guys yung nangyayari. Oh. Di ba yung ginawa ko, hinulog ko lang yung dahon. Ganyan na nangyayari dun sa dahon eventually. So madali talagang i-propagate ang Purple Delight. And kung gusto nyo pang malaman yung tungkol sa Purple Delight, hanapin nyo po yung video ko ng plant care nyan. Kailan lang yun? Mga few weeks ago lang. And eto. Ayan, nagsisimula na rin siyang ma-stress. Huwag nyo na akong tanungin ng ID guys kasi nakalimutan ko na rin. Ayan, itong ating ghost plant na nagpipink. Pagka winter guys, mas nagpipink pa to. Ayan, ganito yung kulay niya ngayon. Pero sa winter magpipink yan. Tignan nyo guys yung dahon, no? Kita ba? Ayun. May tubo din, pero nandun pa siya. Ayan, nakakatuwa. So ayun guys, kagaya ng sinabi ko, makikita nyo pa rin itong mga halaman na to. At kung may mga tanong kayo, just comment below. Kasi kapag ako ay nagba-vlog, sasagutin ko yan. Hindi naman mawawala to kasi ito na nga ang buhay ko eh, with plants. So, kahit na nag-transition tayo ng konti, na nakikita nyo na yung mga ginagawa ko kagaya ng pamimitas ko ng dahon ng ampalaya. Ayan, dahil diba hindi nyo dati nakikita yan, yung kinakain ko or ginagawa ko sa loob ng bahay. So, ngayon, yun lang naman yung madadagdag. But the plants will still be there. So, ayan sila, ang gaganda.
And mas makikita nyo pa nga to ng mas madalas, guys. Kasi dati pinapakita ko lang silang lahat pag garden tour eh. Ngayon makikita nyo na sila palagi. So yun guys, magbabalik na tayo dito sa ating patio dahil dito ako mag-ano ng aking ampalaya. Magpipili. Kasi diba pipilian natin yung ampalaya. And ipakita ko sa inyo mamaya kung paano gagawin ko luto dyan. Dahil ito ay experiment lang. First time ko din gagawin. Ayan guys, habang nagpiprito tayo, lalagay ko na din yung kamatis sa sibuyas dito sa ating soup. Kasi ay pinakulukan ko naman na yung tubig nito. Kumukulong tubig, yung nilagay ko dito sa ating pot. And then, lalagay ko lang yung kamatis, sibuyas, at saka yung chili na nakuha natin sa garden. Ayan. Dahil nag-iisa lang naman siya dyan, itatabi ko na dito yung talong. Guys, kumukulong na siya. And ngayon, titimplahan na lang natin ito. Ako ang ginagawa ko guys, ay maglalagay lang ako ng cubes. Lagyan ko ng dalawang chicken cubes. And guys, dahil impatient ako. Iba-iba yung hulog lang. Ako pinipiga ko pa talaga. Iniisip ko kasi yung time na i-spend pa niya, di ba? Na maghiwa-hiwalay. So, ginagawa ko. Ano talaga? Impatient. Ayan. Tapos lagyan ko lang ng konting salt. Lagyan natin ng konting salt na ilalagay ko na dito. Konting salt. And then, konting patis. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung dahon. Guys, madami tong dahon. Don't judge me. Pero alam ko na marami din nanonood sa akin na diabetics. Maganda to sa mga may diabetes. So, kain lang po tayo ng kain ng ampalaya. Kami ako na siya titikman pag kumulot. Hindi nyo guys, parang ang dami nung kinuha ko kanina. Pero pag naluto na to, kumukonti siya. Ayan. Ayan guys, ginagugutom na ako. Nakakagutom yung amoy niya. Takpang ko muna ito hanggang sa kumulo siya. Mabilis na lang yan. So ayan guys, ito yung ulam ko ngayon. Yung dahon ng ampalaya na pinakuluan ko lang. Nilagyan ko ng chicken cubes. Tapos sitaw at saka yung dahon nga ng ampalaya na nakuha natin sa garden. Tapos isang isda. Tapos ito yung talong. Kinuha ko din yan sa garden kanina. At yung chili na nandito dito sa soup. Pero ngayon nilagay ko doon at nilagyan ko na ang patis. So ayun guys, kain na tayo. Excited na ako kumain. Ayun guys, sobrang excited na ako kumain. Dahil sa totoo lang, gutom na rin ako. Akala nyo siguro, ito ang lalagyan ko ng ulam. Pero hindi. Yung ulam, dito ako kakain talaga. Yum. Ang sarap talaga guys pag bagong ano. Pagbagong pitas, tapos uulamin mo. Kaya idol na idol ko si sa aming Bakuran Vlogs. I-check nyo po yung kanyang channel. Isa rin yung Bulakenya. At grabe.
sobrang nakaka-inspire yung mga tanim niya sa bakuran niya. Halos ano, lahat yata nandoon na sa bakuran niya, from ornamental plants, pati gulay, prutas, lahat na. So mag-follow po kayo, mag-subscribe kayo sa channel ni Ate Faye sa aming bakuran vlogs. Kain na. Oh, yum. Guys, alam nyo, mahilig din ako magkamay. Pero pagka may sabaw, hindi ako nagkakamay. Durugin natin yung sili sa patis. Kayo din ba, gumagawa kayo nito? Ayan guys. Masarap sa usawan to, diba? Ayan guys, anong ulam nyo ngayon? Alam nyo, iniisip ko, masarap din tong ano, itong dahon ng ampare siguro. Kung pwedeng lagyan ng hipon, favorite natin, hipon. O kaya yun nga, sardinas. Pwede din sigurong giniling. Kasi guys, alam nyo, hindi naman ako magaling magluto. Pero basta ang alam ko lang, na-realize ko yan nung tumira na ako dito sa Australia, na hindi naman pala umiiyak yung dish pag hindi kompleto ng sahog. So yung kahit ano lang, basta nagbo-work, magsasama-sama rin yan sa tiyan natin. Okay lang yan. Happy na ako guys. Hindi ko nilagay yung talong dito sa soup kasi gusto ko yung talong prito. Gusto ko din siya sa kare-kare. Gusto ko din siya ng torta. Pero pag sa mga sinabawan, hindi ako mahilig ng talong na ano. Yung chinap-chap lang sa ilalagay na ganun. Ang sarap guys. Kain na po. Kala nyo kung ano yung kinakain ko dito sa Australia. Magugulat kayo pag nakita nyo yung mga kinakain ko. Guys, masyado na ako nag-i-enjoy. Hindi ko maririnig niya si Missy sa background. Nagagalit na naman siya. Dito kasi sa neighborhood namin, pag may tumahol na isang aso, lahat na yan. So, ayun na lang muna guys. Dito ko muna tatapusin itong ating vlog. Please let me know what you think dito sa mga bago kong ginagawa. And thank you so much for supporting yung lagi niyong panonood sa akin. Sobrang na-appreciate ko yan. Please don't forget to subscribe sa kapatid ko, si Jel Santillan, sa kanyang buhay probinsya and gardening. And ayun, I will see you next time guys. Please don't forget to subscribe to our channel. Stay safe and always be happy. Bye!